Magandang umaga, magandang buhay po sa atin lahat. Unang-una sa Panginoon, sa lahat ay ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. At ito, Lunes na naman. Salamat sa ating mga araw na nagdaan na siya ay ating ginagabayan sa araw-araw nating ginagawa, sa trabaho, sa kalakasan, sa buhay natin at sa lahat-lahat. So maraming salamat, Lord. At eto, nakapasok na po tayo sa trabaho at eto, mag-uumpisa na tayo dahil malinis po ang ating kusina ay ito ang unang gawin natin ay ang magdilig ng ating mga halaman. Ito, malinis po ang ating nadatnan na kusina. Yan. Wala tayong iligpit. So ngayon, dahil Lunes, kada Lunes po tayo nagdidilig ng halaman. So, yun na po ang unang gawin natin. Magdilig po tayo ng halaman at tsaka tayo papasok sa loob. Na gagawin natin ang mga trabaho natin sa loob. So, mga kabangkag, gabayan nyo ako, samahan nyo ako sa ating pag-uumpisa sa trabaho hanggang matapos tayo. At eto mga kabangkag, baka hindi tayo lulusong ngayon sa bukid dahil meron po tayong gagawin na importante sa bahay dahil may order po yung amo, kapatid ng amo ko sa taas. Nag-order siya ng lumpia Shanghai at saka vegetable. So, yun po ang gagawin natin mamayang hapon pagkatapos natin dito. Gawin ko na sa bahay, lutuin ko na sa bahay at i-freezer ko na lang mamayang gabi pagkatapos ko at dalhin ko na lang bukas ng umaga dito. Tingnan nyo po, kahit may kasambahay din siya na pwede naman siya ang gagawa o magluto sa mga inu-order niya, pero mas gusto niya pa rin tayong mga Pilipina na pinag-u-orderan nila. Kaya meron po tayong gagawin sana sa bukid dahil magtatanim tayo ng chicharo. May itatanim po tayo doon at saka magdagdag tayo ng tanim na okra. Pag ma-prepare ni Kabangkag Ramil yung mga taniman natin. Pero yung pagtaniman natin ng chicharo ay talagang preparado na. Pero yun nga, dahil nag-order na tong amo last week pa. So ngayon ko na lang gagawin. Baka bukas na lang tayong lulusong after work mga kabangkag. So tara mga kabangkag, samahan nyo ako hanggang matapos tayo dito sa bahay ng ating amo. At kita-kita tayo ulit mamaya sa ating video. Salamat sa inyong mga panonood, paggagabay at unang-una sa ating Panginoong Jesus. Salamat. Yan po ang merienda natin dahil wala tayong baon. Nakakasawa naman nung yung sandwich. Kaya ito, mag-biscuit tayo. At saka
Yan oh. Gaspacho. Yung assorted na sibuyas, kamatis, pipino, bell pepper, at saka a little bit olive oil. Yan po ang ingredients niyan. Juice. Parang juice siya. Pero ang tawag nila dito ay gazpacho. Dahil mainit na po ang panahon, kaya ito na instead na kafe. Hindi tayo kasi nag-agahan kanina sa bahay natin. Nagkafe lang. Kaya ito, gutom na po tayo. Merienda muna tayo, mga kabangkag. Bago natin ito ba yung trabaho. Opo, masarap siya. Tsaka digestive biscuit na lang po tayo. Masarap ito. Lalo malamig siya. Tatlong biskuit po. Ito na yung merienda natin hanggang alas tres. Na matapos tayo. Hello mga kabangkag, tayo'y tapos na dito sa ating trabaho at alas 3:30 na pala. Ayan o oh, mga kabangkag, oh, hindi ko tiningnan ang oras kanina. Nag-extension na naman tayo ng 30 minutos. Pero di bali, tapos naman ang ating plancha. So ngayon, pauwi na po tayo, pababa na tayo. At idaan muna natin yung ating basura. At kita-kita na lang tayo ulit sa ating video mamaya pagdating natin sa bahay. Okay mga kabangkag, magandang hapon. 2 hours later. Ito na po, nakapagpahinga na tayo konti. At ito na, nagpe-prepare na tayo ng pang
prolietos, ang vegetable lumpia. Bilinisan na natin at itatag natin at igigisa natin. Yan po. Napakaraming preparasyon itong lumpia na to. Pero masarap naman din kasi lalo sa mga amo. At sabay pa magluto tayo ng mga gulay natin, pang-ulam din natin. Ito na po. Ma-prepare na natin at mamaya iluluto at babalutin. Hindi po tayo lumoto ngayon. Bukas siguro ng hapon lulosong tayo mga kabangkay. Ayan. At ito repolyo. Yung vegetable, yung lumpia natin mga kabangkay ay green beans, repolyo, carrots, ito, sprouts, at yung hita ng manok na pinakulo ko na lang, sibuyas, bawang, yun po ang mga pan natin, ingredients ng lumpia natin, mga kabangkay. Ito siya. Ito, prepare muna natin bago natin ituloy ang pagluto. Po, mag-isa na po tayo ng panglumpia natin. Ayan. Yan po yung mga iluto natin, repolyo, tsaka yung yan, carrots, beans, at tsaka yung mushroom, at tsaka sprouts, at yung manok. Yan po. Yan ang mga ingredients ng lumpia natin mga kabangkay. Niluto na natin yung bawang. Ito lang po yung ihalo natin, no? Hinimay na hita ng manok yung nakakuluan. Yan lang po ang kasi gusto pa nila ano lang solo. Kaya lang lagyan ko ng dalawang hita po ng manok.
tayo magbalot. Yan. Tapos na at sunod na gawin natin ay yung magluto tayo ng ulam. Yung mga gulay natin dyan sa ref ay lutuin na natin lahat. Ito mga kabangkag, hindi tayo matapos-tapos sa dami. Yung mga pinag-rejectan natin nung Sabado, iluto na natin para hindi po masira, sayang. Gusto ko namang ipamigay sana itong mga iba, kaya lang kung minsan meron yung hiya na baka sabihin ni baka hindi nila mano na baka magbigay ar magbigay reject. At saka maano ka bang kag hindi naman reject na reject yung mga ito, oh. Tingnan nyo. Kaya sayang din. Iluto na lang natin para maulam kahit hindi na tayo kakain ng kanin. Gulay na lang. Ipakbet na lang natin mga kalangkay. Sahugan natin ng danggit na daing, na yung malalaking danggit na prito na, yun po ang isahog natin, hindi po karne. Tingnan nyo mga kalangkay, oh, ang dami pa pati ito, sayang kasi. Yung mga may buto na ito, tingnan nyo, sayang pag hindi natin pagtsagaan na linisin. Tsaka talaga naman ganito, ano, mga kabangkag, yung pinagrejikan ang mostly na ulam ng nagbabangkag, ng nagbubukid. Pero sabi ko sa inyo mga kabangkag, ang gaganda. Hindi naman reject na, ayun ba yun? Bad reject, good reject naman mga ito. O, tingnan nyo. O. Yung alanganin kasi na, ano na to, yung puputulin. Kaya may buto na siya. Hindi ko na po inilalagay pag namili ako ng pangbenta dahil medyo maano nga siya, oh. Tingnan nyo. Matigas. May buto na talaga, oh. Nakalimutan ko kasi sa kaibigan ko nung isang araw. Gusto nila. Pero kung minsan yun nga sabi ko na nandun yung hiya ko. Nandun yung hiya ko na magbigay ng mga ganito. Ayan na po, naluto na natin yung gulay na puro reject. Nakalimutan kong nag-video kanina. Ayan o, luto na siya. Ito po yung sinasabi kong daing na danggit o yung malalaking danggit. Prinito, binabag sa tubig, prinito at saka sinahog dito. Ang sarap mga kabangkag. Galing sa Ocean Fresh sa ano, fishing boat. Yung nabarko. Yung mga kaibigan namin. Yan o, pwede nang kumain. At ngayon ay
Magbalot na tayo ng lumpia. Yung vegetable lumpia natin. Ayan na po. Pwede na tayong kumain. Pero wala pa sila. Wala pa yung mag-ama. Tara na at i-prepare natin yung pagbalot natin. Mga kabangkal, tayo mag-umpisa ng magbalot ng lumpia. Lumpia Shanghai. Shanghai lumpia. Isunod natin yung Vegas lumpia. Nakapagluto na tayo. Ngayon, babalot na naman tayo. Anong oras na? Alas 9:00 na po ng gabi. Kailan kaya tayo ro matatapos to? Nakapagluto. Samahan niyo ako para madali tayong matapos. Po yung babalot na hindi ko siya linalagyan ng pandikit. Basta yun na lang ang pag ilagay ko dito sa Tupperware, pag ilatag ko ng ganyan, dito po ang nasa baba. Tapos i-freezer natin siya, diba? Para bukas. Ayun, magano siya. Pag-close siya diyan. Tapos pag iprito mo din, yun din ang bat sa baba. Ganyan din. Hindi po siya magbubuka. Kasi yung mga iba, dinalagyan nila ng natunaw na arena o kaya basta dinalagyan nila. Ako hindi. Ayan o. Ayan po siya. May close na.
Tapos na po tayo. Nagbalot ng lumpia, mga kabangkal. Ibigin na natin sa freezer. At magpahinga na rin. Ay, naku. Tama. Wala pang isang oras. Bali 40 yung ay 50 yung lumpia yung Shanghai at saka 40 itong vegetable natin, mga kabangkal. Ayan. Deliver ko na rin bukas sa trabaho ko sa taas. Sa taas lang namin, kapatid ng amo ko. Kaya, nagdala ko ito bukas. Mga kabangkal. Iwan po kung... ang ano niya dito ay ibalik niya lang yung gastos ko, tapos bigyan niya ako ng bayad ko na iwan po kung magkano. Bahala na lang siya. Kaya, ito na mga kabangkay. Maraming salamat sa atin lahat. At unang-una sa ating Panginoon, sa kanyang gabay, sa atin ng maghapon at yung mga binibigyan niyang lakas at pagmamahal niya sa atin. Dahil kung wala siya, ay wala tayong ganito. Wala tayong biyaya. Kaya lagi tayong magpasalamat sa kanya na lahat ng ating ginagawa ay at na tatamasa sa ating buhay ay we give thanks to him. Sabi nga niya sa Proverbs 16:3 na whatever you do, give thanks to the Lord, whatever you do and your plans will succeed. Yun po, ang panghawakan natin na kahit taimtim lang tayo na nagdadasal o humihingi ng kapatawaran sa Kanya at lahat sa lahat-lahat na tayo magpapasalamat sa Kanya ay malaking bagay na sa atin yung pagpuri natin sa kanya. Kaya yun nga sabi ko, kung wala siya, wala tayong ganito. Kaya salamat sa ating Diyos, Panginoong Jesus, na nagbibigay ng lakas at kagalakan sa atin, mga kabangkal. At ito, maraming salamat din sa inyo, mga kabangkay, sa walang sawang suporta sa ating channel, Marifest Vlog, OFW Buhay Bukid. At sa inyong lahat, mga kabangkay, subscribes po tayo sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe at huwag kaligtaan ang manood ng ating mga videos upload na ina-upload natin araw-araw. At ito mga kabangkag, tapos na naman tayo ng ating trabaho sa maghapon, bagamat hindi tayo lumusong, pero tingnan nyo naman hanggang alas 11, mag alas 11 na po ang oras. Diretso po, pagdating ko sa bahay, mga 30 minutes lang siguro na umupo ako. Tapos ayun, nag-umpisa na ako na nagtad-tad ng mga gulay. So, ganun mga kabangkag, maraming salamat and may God bless us all. Buenas noches. Adios.